Magandang araw sa user Eric. Ako nga pala si Jose. At ang kwento kong ibabahagi sa inyo ay hindi ko personal na karanasan, kung hindi karanasan ng aking lolo Fernando noong kabinataan niya at kasagsagan ng kanyang pagiging albularyo taong 1978. Nakatira pa ang aking lolo sa Aurora, kung saan nirerespeto siya bilang isang albularyo. Marami na din siyang mga napagaling na may sakit, sinasapian ng masasamang espiritu, mga kinukulam, mga naiingkanto, nayanggaw at ginagayuma. Kasama ni Lolo Fernando sa kanyang kubo ang dalawang kapatid na sina Petra at Dilio. Katulong niya sa panggagamot ang mga ito. Madalas na hinahandugan ng mga bigas at gulay, itlog at mga ani bilang pasasalamat sa kanya ng mga tao. Payakman ang pamumuhay, ay nababalot pa rin ng hiwaga at misteryo ang lugar na iyon. Lalo pat may naninirahan doon na isang mayamang ginang na nangangalang Ginang Silvia na ubod ng sama ng ugali. Matapang ito at matapobre at palaaway. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao at ayaw niya ang sinasalungat siya. Parati siyang may nakakabangga, pero kinalaunan ay natatakot ang mga residente sa kanya dahil nagtataglay siya ng mahikang itim na ginagamit niya sa pambabarang. Lahat ng mga nakakaaway niyang mga chismosa ay binabarang at pinapatay niya, lalo na ang mga taong umuutang sa kanya na hindi kaagad nakakabayad ng interes at porsyento. Hindi siya nagdadalawang isip at tinataniman niya ng mga uod at mga iba pang insekto ang mga katawan ng mga tao. Saka niya unti-unting pinapatay, kaya takot makipag-away sa kanya ang mga tanod at iba pang mga tao. Kaso may iba naman na hindi matiis ang pagiging abusada niya. Minsan nang humingi ng tulong ang ibang taong ginagamot ni Lolo Fernando para malabanan si Ginang Silvia, subalit tumatanggi siya dahil ayaw niyang makialam. Wala siyang karapatang makialam at hindi siya responsable sa mga atraso ng mga tao kay Ginang Silvia. Isang araw ay may nakapagkwento sa kanyang babae na di umano ay nakaaway ni Ginang Silvia ang kapitbahay nitong si Juana dahil lamang sa isang chismis. Pinaratangan ni Ginang Silvia si Juana na naninirang puri, subalit pinabulaanan iyon ni Juana hanggang sa magtaasa na sila ng kanilang mga boses. Inawat sila ng mga kapitbahay, ngunit hindi kumalma si Ginang Silvia, bagkus ay umusal ito ng orasyon. At bigla na lamang na may lumabas na sa lagubang sa bibig ni Juana hanggang sa subuka ito ng dugo. Bumalagta siya sa lupa, nanginig at pagkatapos ay nagtarak. Kasunod noon ay may naglabas ang mga insekto sa kanyang buong katawan. Umahagulhol sa pag-iyak ang pamilya ni Juana at wala silang nagawa para kay Ginang Silvia. Sa puntong iyon ay kinakabahan sina Delio at Petra, at hindi nila sukat akalain na ganun kabayulente si Ginang Silvia. Nagpaabot naman ang pakikiramay si Lolo Fernando sa mga nakakakilala kay Ginang Juana sa maaga nitong kamatayan. Lumipas ang isang linggo ay nakasagap na naman ng balita si Lolo buhat sa kanyang mga pasyente. May nabarang na naman si Ginang Silvia buhat sa kabilang baryo. Pinaghinalaan niya ang isang dilag na inaakit ang kanyang asawa, kaya hindi siya nagdalawang isip na barangin ito. Sa pamamagitan ng mga tipaklong, dumudumi ng tipaklong ang dalaga
ipinagamot na siya sa mga magagaling na manggagamot, subalit hindi siya gumagaling. Sinikap nitong humingi ng tawad, subalit hindi siya pinakikinggan ni Ginang Silvia. At pagkatapos ng 3 araw, ay tinapos na niya ang paghihirap nito. Balak sana siyang kasuhan ng pamilya ng dalaga. Subalit pinagbantaan sila ni Ginang Silvia. Kaya wala na rin silang nagawa pa. Hindi nagtagal ay sinubok ang katatagan ni Lolo Fernando. Isang araw, papauwi na sana si Delio kasama ang kanyang mga kabarkada at namataan nila na may puno ng lipute na hitik sa bunga. Nagkayayaan silang kumuha ng ilang bunga. Subalit, pinigilan sila ni Eduardo. Mga pare, umuwi na tayo at huwag na tayong kumuha ng lipute. Medyo malapit-lapit ang bahay dito ni Ginang Silvia at kapag nahuli niya tayo, ay siguradong mapapagalitan niya tayo. Napasimangot si Romel. O bakit parang natatakot ka? At isa pa, hindi naman niya pag-aari ang puno ng lipute. Nakapwesto ito sa bakanting lote at hindi sakop ng kanyang bakuran. Kaya wala siyang karapatang pagalitan tayo. Duwag ka ba? Magkakaibigan tayo. Kaya walang uuwi sa atin. Sama-sama tayo hanggang sa huli. Hindi na nagsalita si Eduardo at nag-abang na lamang sila ni Delio sa may bakuran kung sakaling lumabas ng bahay si Ginang Silvia. Kumuha ng panungkit si Romel, katulong si David at Orlando. Makalipas ang ilang minuto ay nakaipon sila ng maraming lipute at biglang bumukas ang pinto kung saan lumabas si Ginang Silvia. Sininyasan ni Eduardo at Delio ang mga kaibigan nila. Subalit, huli na ang lahat. Nakita na sila ni Ginang Silvia at nagawa sila nitong bulyawan. Natamimi ang magkakaibigan. Pero sininyasan ni Romel si David na tumakbo patungo kay Lolo Fernando upang makahingi ng tulong. Kamuntik na itong habulin ni Ginang Silvia. Pero humarang sa kanya si Orlando. Sumulak ang galit sa mukha ni Ginang Silvia. Mga bastos kayo mga bata. At talagang magnanakaw pa kayo ng libuti. Hindi niyo ba alam na pag-aari ko ang punong iyan? Hindi man lamang kayo marunong magpaalam. Nanginginig ang mga tuhod ni Romel nang marinig ang mga sinabi ni Ginang Silvia. Hindi po namin sinasadya. Humihingi po kami ng paumanhin. Hindi naman po namin akalain kayo ang may-ari ng puno ng lipute. Kung gusto ninyo, ibabalik na lang namin ang lahat ng aming mga kinuha. Basta at hayaan nyo na po kaming makauwi. Ngunit tumawa lamang ng malakas si Ginang Silvia. Kaya maraming namamatay sa maling akala. Bata ang dapat sa inyo ay pinaparusahan upang maputol ang mga sungay ninyo. Hindi na kayo makaulit ng pagnanakaw. Biglang tumalim ang mga mata ni Ginang Silvia at umusal ito ng orasyon. Mabibilis ang bawat pagsambit niya ng mga salita at biglang may naramdaman sina Romel at Orlando. Sumuka sila at may lumabas ng mga kulisap sa kanilang bibig. Samantalang si Eduardo ay nilabasan sa tahinga at ilong ng mga alupihan at si Delio naman ay namimilipit sa sakit ng tiyan. Sumuka at naglabasan mula sa kanyang katawan ang napakaraming gagamba bago siya bumalagta sa lupa. Maya-maya ay dumating si Lolo Fernando kasama si David. Nakita niya ang buong pangyayari at kasabay noon ay may nagsilapitang ilang residente. Hinarap ni Lolo Fernando si Ginang Silvia at nagwika kung nagkasalaman ang mga bata. Ay wala kang karapatan na patayin sila. Tanging ang Diyos lamang ang kayang magparusa sa kanila. Harapin mo ako at tayo ang magtuos. Ngumisi si Ginang Silvia. Huwag mo akong subukan, Albularyo. Dahil wala sa kalingkingan mo ang kapangyarihan ko. Umatake si Ginang Silvia
kay Lolo Fernando. Subalit laking gulat ito nang makitang inilabas ni Lolo Fernando ang kwintas niyang Terspicoroma. Nagmulat ng mata ang naturang medalyon. Sa isang iglap ay katabi ni Ginang Silvia si Lolo Fernando. Nanigas ang kanyang katawan at hindi siya nakagalaw. Bumulong si Lolo Fernando kay Ginang Silvia. Nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Terspicoroma. Isang sambit ko lamang ng orasyon ay siguradong patay ka. Dalawang bagay lamang ang pagpipilian mo. Una ay pakawalan mo ang mga bata at tanggalin ang barang sa katawan nila at hahayaan kitang mabuhay. Kung manlabang ka at mamatay sa aking mga kamay, tumugon si Ginang Silvia. O sige, pumapayag na ako. Basta huwag mo lamang akong papatayin. Tatanggalin ko ang mga barang basta't lumayas na kayo sa aking mga paningin at huwag na kayo magpapakita. Matapos noon ay pinakawalan siya ni Lolo Fernando. Inalis ni Ginang Silvia ang barang sa mga binatilyo at isa-isa silang tinulungan ni na David at Lolo Fernando. Bago pa umalis si Lolo ay kinausap niya si Ginang Silvia. Tandaan mo na hindi lahat ng tao ay kaya mong kontrolin at patayin. Darating ang araw, makakaharap mo ang katapat mo. Kaya mag-ingat ka at bawasan mo ang kasamaan ng ugali mo. Pagkatapos niyang magsalita, ay umalis na sila. At hindi na niya hinintay pa na magkomento si Ginang Silvia. Dire-diretso silang naglakad at bumalik na sila sa kanilang mga tahanan. Namangha ang mga tao sa katapangan at kagalingan sa pakikipaglaban ni Lolo Fernando sa mambabarang sa tulong ng Terspicoroma. Simula noon ay wala nang narinig na karahasan buhat kay Ginang Silvia. Naging aral sa kanya ang paalala ni Lolo Fernando. Hindi na rin nabahala ang mga tao dahil binigyan sila ng mga pangontra ni Lolo Fernando, pati mga orasyon laban sa pambabarang. Naging matiwasay ang pamumuhay ng mga tao sa Aurora at hindi nagtagal ay nakapagtapos sa sekundarya ang mga kapatid ni Lolo Fernando. Hanggang dito na lamang po ang kwento at sana'y may napulot kayong mga aral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.